Magandang araw mga kaibigan, today is Wednesday and pag Wednesday, it's Unboxing Wednesday. Naka-road bike ka ba na naka-disc brake? Baka naghahanap ka ng upgrade para sa preno mo. Ito yung Tektro na flat mount caliper, C550, which is kapares na kaparehas or kamukha siya ng TRP Spire. Yan ang lalagay ko ngayon sa aking road bike, i-unbox natin sa video na to. Alright, so welcome to the vlog. Another vlog, Unboxing Wednesday. Pakita ko sa inyo lang ito, hindi natin patatagalin. Ito ay in-order natin sa Shopee. So sa halagang 4,550. Hindi tayo sponsor ng Tektro. Binili natin ito, sarili natin pera. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna kay Sir Mark from Las Vegas. Yan, kaibigan natin yan. Naghahanap lang ako ng TRP Spire, pero mahal ang TRP Spire. I think nasa around 15,000, 10 to 15,000, depende kung kasama yung rotor. So ito, set siya ng caliper. Binuksan ko na siya actually. Ito yung packaging niya. Ito yung rear na caliper. So ito yung kasama niya sa package. Actually maganda yung pagkakabalot sa kanya. Ito yung rear. Ito naman yung para sa front. Ayan, nakalagay sa kanya F. So ibig sabihin niya front. And sinamahan ko rin siya ng rotors. So ayan, may mga kasama siyang bolt. Ito yung rotors na kasama niya. Yan, Tektro din. Para sigurado na match sila ng rotors na gagamitin ko. Mas maganda kung pare-parehas ng brand eh. Ito yung mga tornillo ulit. Check natin itong quality nitong sa harap. Ito yung front, no? Front. Kasama ng dalawang tornillo. Ayan. Ayan yung dalawang tornillo. Tapos, eto siya. Kung mapapansin nyo, parehas na parehas sila ng design ng TRP. Yung feel ko sa kanya, maganda. Isa sa mga gandang sign ng magandang caliper is, medyo may laban yung spring dito. Kasi kung mahina yung spring na to, hindi babalik yung STI nyo. Or, katulad na nangyayari sa caliper ko ngayon, kapag nalulubak ako, kumakalug to, and nagra-rattle, nag-iingay siya. Ang gamit ko is yung nut na caliper, stock siya ng Pardus. So papalitan natin ito. Kasi mas maganda yung materials niya and dual piston din siya or bilateral pull na rin siya na madali ring i-adjust, parehas na parehas ng TRP Spire, pero mas mura. Ito naman yung pang likuran. So may kasama siyang manual, hindi ko na babasahin 'yan. Nabasa ko na. Ayan yung panlikuran. Malalaman yung panlikuran siya kasi R160. So 160mm yung mga rotors kasi katulad ng stock na nakalagay sa akin. Pero papalitan ko na rin yung nakalagay sa akin. So yung kasama niyang tornillo para sa likod is mas mahaba. Ayan. Ayan. Mas mahaba. So bakit itong pinili ko? Bakit hindi ako nag-Juwintech? Ang presyo ng Juwintech is around 8,000. Ito naman is 4,500 kasama yung rotors. Ganun din yata sa Juwintech kasama na yung rotors. Mas gusto ko kasi yung simplicity ng mechanical. May cable pa rin naman ng Juwintech. Hindi naman talaga siya fully hydraulic. Para sa akin, halos same sila ng performance at mas mahal na ng konti. Ang ini-aim ko talaga is yung fully hydraulic na Shimano 105. For now, hanggat hindi pa natin afford, namimiss ko nang mag-ahon kasi problema ko pag bumababa ako, baka hindi kumapit yung preno. Naranasan ko na nagloko yung preno ko and medyo nakakatakot siya. Lalo na pag matarik yung inahon mo, tapos bababa ka ng mabilis. So, kailangan mo talaga ng quality na preno. Tektro is a decent brand. Alam na naman ng lahat yan. Matagal na sila sa industry. Same sila ng company ng TRP Spire. Sila rin ang gumagawa doon. I think magiging okay to. Ganito yung packaging niya, ganito yung tsura pag binili nyo. Mukhang quality naman. So, tanggalin na natin. No? Tanggalin natin sa ano. Isa pang reason bakit ito ang ginamit ko, ito yung papalit ko, mas magaang siya compared sa nut. Mas manipis siya compared sa nut. Mas manipis siya, mas mukha siyang aero, although hindi naman ganun ka-importante sa akin. Pero, mas magaang siya compared sa nut, yung stock na preno ng Pardus. Tanggalin na rin natin to. Kung gantong presyo lang ang TRP katulad dati, before the pandemic, or before mauso yung mga gravel bike, ganito lang ang presyo ng TRP eh.
Ngayon nagmahal na sila ng sobra. Kaya bihira pa and mahal. Yan na lang muna. So timbangin natin. So sabi sa website nila, tingnan natin. Fan ako ng mga produkto talaga na hindi sobrang mahal pero nagpa-perform, 'di ba? So ngayon medyo mahal siya kasi nga mahal, nagka-pandemic. But okay na 'to, pwede na 'to pang-umpisa. So timbangin muna natin yung front na caliper. Sabi sa website, 178 grams daw to, kasama yung dalawang tornillo. So, tingnan natin kung sakto yun. Kung nagsisilungaling ba sila or hindi. O, kalahin nyo, di ba? 178.5. Front caliper, kasama yung turulong tornillo. Tama ang sinabi sa website. Try naman natin ngayon yung likod. Sabi sa website, 182, kasama yung dalawang tornillo. Mas mabigat yung sa likod, no? Kasi makapal yata yung mount niya. Ayan. Ayun, no? So 181.6, sakto din. I-round off nyo na lang, 182. So nandun pa rin, accurate naman yung sinabi nila, hindi na masama. Sabi dito lahat, sama yung rotors, 634 grams kasama yung rotors. Ayan. Testing natin. Sama natin itong tornillo tsaka yung plastic. Alright, sama yung plastic. 633 grams. Lahat-lahat. 633 grams, sama na lahat, pati pato panabla. So, accurate yung website sa website na sinasabi nila. Yan ang maganda sa mga company na ganyan eh. Nagsasabi ng totoo. Anyway, hindi naman ako, wala namang problema sa akin yung bigat dahil hindi ako weight weenie, pero sa iba na gusto nila malaman kung yung bigat kung eksakto ba. Yan, yung kiniklaim nila sa website or kiniklaim nila sa page ng Shopee, eksakto naman. So, bakit ito yung pinili kong rotor? Sabi ko nga kanina, kamukha siya ng TRP, halos pares na pares lang ng adjustment. Ang pinagkaiba lang is yung materyales niya. I think ang TRP may halong mas magaang na aluminum or yung iba may carbon fiber pa. Ang importante lang sa akin is bilateral pull or dalawang pads yung gumagalaw. Kung makikita nyo, yan. Yan ang pambenta dyan eh. And napakadali niyang i-adjust dahil left and right may butas para sa adjustment ng pads. Gamit lang ang 3mm na hex key or Allen key, maisasentro niyo siya. Bakit hindi ako gumamit ng cable actuated? Isa yan sa magiging issue niyo pag gumamit kayo ng cable actuated. Kapag nadumihan yung pads, pag nadumihan yung piston, hindi masyadong gumagalaw. Kailangan siyang service, linisin, and isa pang ayoko sa kanya is palusong kayo and nainitan siya masyado. Andito lang lahat sa caliper yung oil. So maliit lang yung oil na meron kayo and kapag nainitan siya magbabago yung pakiramdam or magbabago yung braking power ng caliper. Yun ang hindi ko gusto sa mga cable actuated na hydraulic. Of course, pinakamaganda pa rin is yung full hydraulic, sabi ko nga, pero masyado siyang mahal. For now, ito na muna ang gagamitin natin. So, yan yung itsura niya. Tara, kapit natin sa road bike ko. Let's go. Nilagay ko sa likod yung caliper. Kung makikita nyo, ayan yung Tektro na C550. Ito yung pinagtanggalan ko, yung nut. Anong pinagkaiba nila? Unang pinagkaiba nila is yung spring. Kung mapapansin nyo to, malaki siya or masyado siya malapad compared dito sa Tektro. Yung spring nito, dito nakalagay. Pabilog siya or coil siya. Na yun ang nagiging problema ko sa kanya kasi kadalasan ng mga ganitong klaseng preno, mahina yung spring niya pag hila pabalik. And isa pa, nababali at napuputol siya. Ang problema ko naman dito, kapag ka nagpapareno ako sa agad, ito, papakita ko sa inyo. Yun, kung maririnig niyo yung click na yun, every time na magkiklik siyang ganun, sumasagad yung preno niya, nag-reset siya. Ang nangyayari sa akin, habang palusong ako, tapos may preno ako, medyo dinidinan ko pa ng konti, kailangan ko pa ng extra na braking power, bigla siyang mag-i-snap and mawawala yung preno ko. So, delikado siya, di ba? Yun ang isang main reason bakit ko siya pinalitan. Pangalawa, mas mabigat to. Mas mabigat to ng mga around 50 grams compared dun sa Tektro. Yung Tektro, mas mukha siyang aero pa kasi kung makikita niyo sa design niya, hindi nga siya bulky dahil lang pinagkaiba niya yung spring. Ito yung spring ng Tektro, hindi katulad ng nut na nasa gilid. Ito yung tinanggal ko, yung nut. Mas malapad siya and mas mabigat siya. Flush siya sa frame, kung mapapansin nyo, mas pasok siya. Which is mas maganda para sa aerodynamic. Hindi naman ako masyadong concerned doon, pero
para sa iba na iniisip yon or kinoconsider yon, mas okay talaga yung Tektro compared dito sa NAT. Ito naman yung sa harapan, hindi ko pa siya napapalitan, so NAT pa rin yung nakalagay. Gusto ko lang pakita sa inyo yung pinagkaiba niya, no? So, yan yung caliper na NAT, ito yung caliper na Tektro. So, mapansin nyo, bulky yung NAT dahil sa spring niya at mas konti yung materials ng Tektro dahil nga sa design niya na gantong klaseng spring or yung parang TRP spire, diba? Katulad ng sa DB680, halos ganito yung design niya. Ang problema lang sa DB680 is hindi siya flat mount. Ito yung flat mount eh, ganito. So, gagawin ko ngayon, tatanggalin na natin to. Palitan natin pati yung rotor. Yung rotors pala, papalitan ko rin ng Tektro na brand. Bakit ko papalitan? Nung binili ko yung set ng ano ng Tektro, pag walang rotors, parang less 300 pesos lang siya. So, syempre, mas maganda, parehas na brand. I think mas magaang din yung rotors nito para sigurado ako na maganda yung kapit or compatible talaga sila. Syempre, i-bedding process natin ulit kasi bago nga lahat, bagong pads, bagong rotors para matest natin na maigi. No? So, kapitan natin. Nailagay ko na siya. Ayan na yung bagong preno. So, kung makikita nyo, katulad ko yung kumpara kanina, pasok siya sa frame, no? Compared dun sa isa, kung makikita nyo, ayan. Protruding siya dito sa labas, which is siguro mas maganda tingnan talaga and I think mas aerodynamic pag flat siya dito or pasok siya sa frame. Ganun din sa likod, naikabit ko na rin. Ayan, kabigod yung gari. Ang gagawin na lang natin dito is pakakapitin natin or ibe-bedding natin yung rotors at saka yung pads para mas ano siya, mas makapit siya. So tinry ko na rin siya sa labas kanina, hindi pa siya ganun kakapit dahil nga bago pa lang. And sa tingin ko, mas okay talaga siya compared to sa nut. Mas malapit talaga siya sa TRP. So, ano pang gusto kong gawin dito para mas ma-improve ko pa yung performance ng brakes? Bagong kable siguro. Papalitan ko siya ng kable katulad nung nakalagay sa gravel bike ko, yung BC9000. Siguro may mga nagtatakot sa inyo, ano ba mas okay? BC9000 ba or yung mga compressionless na housing? Ang sagot ko dyan, kung ang frame nyo is maraming liku-liko or papasok-pasok sa loob, ayaw ng mga compressionless housing yan. Mas okay yung mga dulas or slick na cables. Kasi ang compressionless housing, ayaw niya na ng may mga sharp na turn. Yan, yung mga likulikong ganyan. Maganda siya kung nakaano ka. Kung dire-diretso lang, like sa harapan, okay yon. Pero pag sa likod mo na dumadaan pa sa ilalim, lalabas dito, another bend, mas okay ang mga slick na housing or yung mga madudulas na cable or brake cables. Yun yung opinion ko tungkol doon. Siguro bibigyan ko pa kayo ng feedback or review sa mga susunod na vlogs. But for now, ito na muna. Hanggang dito muna tong vlog na to. I hope nagustuhan nyo itong episode natin ng Unboxing Wednesday for the Tektro C550. Thank you guys for watching. Go vegan!